are now here at the Lourdes Grotto, still in Baguio. Katina dito. A few years ago, no, many years ago. How many years ago? 14 years ago. Almost 14 years. Pumunta kami dito na sa S. Medyo bata-bata pa kami. Pero, ito yung akitin namin mamaya. Sa taas nito makikita yung image ng Our Lady. And they said that, yun nga, as you go up, siyempre, pagdadasal mo yung mga intentions mo. At, caughting my attention now ay yung fog sa paligid. So, expect na mas magiging malamig maya-maya dito habang umakyat tayo. At sana kayanin natin. So, are you ready, Tita Cez? Dami ng kinain natin, sulit na. Bakit bakit? Sporty pa more. Struggle is real. Pero okay lang to. Ang malupit kasi may dala akong bag. But anyway, for the experience, we'll do this. Again. Hindi tayo mo yung kagay sa likod. Hindi ko binibilang kung ano yung steps. Yung inaakyat, yung malupit, sana makita na nandito na mamaya pagdok. So nakalahati na natin, pero magsi-CR break muna tayo. One of the things that you like about traveling is this. You get to reflect. Kung tama pa itong ginagawin. Kung hindi ka siya. So nasa last stretch na tayo ng pag-akyat. And just like in life, minsan halfway through na sumusuko tayo. But I strongly suggest na wag na wag susuko. Tiyaga lang kasi the end, sulit yung pagod. Sulit yung stopover, pwedeng tumigil. Mag-pause. Pahinga. So, we're here. Yan. Konti na lang. Sulit yung akyat, sulit yung pagod. Kasi pag dito mo sa taas, malamig yung paligid, tahimik sa loob ng chapel. Kasi mga tao, medyo maingay sa labas. But it's part of it kasi it's a tourist destination. Kaya lang sana pag ganun, we get to observe kung ano yung
dapat na behavior sa certain places na pinupuntahan natin. Like for this one, it's a place for prayer. Sana nagagawa nating unahin yung pagdarasal at magpasalamat sa mga biyayang natanggap natin or masabi natin yung mga nararamdaman natin at humingi ng guidance sa Panginoon. So, thank you for watching this video. God bless everyone.